Magandang buhay mga kasimbahay. Bagong araw na naman upang tayo magnilay. Samahan ninyo ako ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Ano ang ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang pinuno ng mga hintil ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Papuntang Jerusalem si Jesus at ang mga alagad. Nasa isipan pa rin ng mga alagad ang katanyagan at kapangyarihan. Ipinakita ito ng ina ni Santiago at Juan nang hingin nito kay Jesus na paupuin niya ang dalawa sa kanyang kanan at kaliwa sa kanyang kaharian. Kabaliktaran ang sagot ni Jesus sa pakiusap ng ina. Nangangahulugan ng pagtahak sa kanyang landas na patungo sa Kalbaryo at hindi sa tronong ginto ang pagsunod kay Jesus. Daan ito ng paghihirap na hahantong sa pagkamatay sa krus. Salungat ito sa inaasahan ng mga alagad ni Jesus. Ipinaliwanag ni Jesus sa kanila na ang kadakilaan ay nasa paglilingkod at sa pag-aalay ng buhay sa pinaglilingkuran. Gaya ni Jesus na inialay ang kanyang buhay sa krus at nagkamit ng kaluwalhatian. Gayon din ang mga alagad. Buhay na kasama ang Diyos, magpakailanman ang naghihintay sa kanila. Pagsasagawa. Sa panahon natin ngayon, bihira ang nagsisilbi na hindi naghahangad ng bayad, promosyon o kapangyarihan. Kailangan din naman natin ang mga ito, pero hindi kailangang maging obsesyon natin ang mga ito. Maaari namang maglingkod nang walang hinihintay na kapalit.